Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba natin mapapadali yung mga gawain natin? Especially ako nung first day ko dito sa trabaho kasi wala akong karanasan kung ano yung gagawin kong katulong. Ayan, so mahirap talaga and sobrang bagal ko talaga. Ayan, so sobrang maga yung mata ko guys kasi hindi ako sanay nang yung tulog is 6 hours lang. Sanay ako parati 8 hours nung nasa Pinas ako. Kaya dito, pagka hindi sakto na 8 hours yung tulog ko, ganyan talaga yung mata ko. Ayan, so yung tulog ko kasi ngayon is alas, minsan 11:30 ng gabi and then nagigising ako 5:45 ng umaga. So 6 hours lang yung tulog ko, kaya ganyan siya. Ayan, so antok-antok pa talaga ako. So, yung struggle ko kasi nung bago ako dito, ang bagal ko kumilos and ang tagal ko and pabalik-balik ako. So, napagod yung mga paa ko. Ayan, kakalakad. Ayan. So, ang gagawin nyo guys, halimbawa, ako kasi sa kwarto ng amo ko, may mga basurahan yan doon, 2 peraso and may basurahan din doon sa ano. So, hindi ko yan siya na, halimbawa, pag kukuha ako ng basura, dapat dala ko na yung plastic na ipapalit ko para isahang punta na and then kailangan kong pagpunta mo doon, lahat ng mga kailangan mong dalhin mo na, isipin mo na kasi nakakapagod pabalik-balik. Ayan, so doon kasi nagtatagal yung trabaho and then ang ginagawa mo yung unang trabaho mo, halimbawa ngayon naghuhugas ka ng plato, isipin mo na kung ano yung next mo na gagawin kasi yan yung struggle ko dati. Minsan napapaano ako kung ano, marami akong mga nakakalimutan and medyo ano talaga, pagbago kasi mabagal ka talaga kumilos and talagang inaano mo talaga, pulido yung gawa mo pero sobrang bagal mo. Ngayon naman, sa gabi, kaya kong maghugas. Dati 2 hours naghuhugas ako guys, 2 hours yung nauubos ko dyan. Punyeta, natatapos ako ng oras na. Ngayon, inuurasan ko yung sarili ko. Dapat 1 hour lang tapos na ako maghugas. Ayan, so, kailangan napapasunod-sunod mo yung mga gawain mo. And, halimbawa, habang naglalaba ka, yung ibang gawain, gawin mo na din and sunod-sunurin mo na, yan. So, mapapadali yung trabaho mo niyan. And, meron akong kachat sa Facebook. Madami kayo na mga subscriber ko na nakakachat ko and yung iba nakakalimutan ko na, sorry. May nagpapa-shoutout pala, nakalimutan ko din yung pangalan, sorry. Ayan, so ginawa niya ako ng ano, ng picture na yung profile ko and then in-edit niya. Nakalimutan ko lang yung pangalan and hindi ko kayang i-edit yan sa, siguro sa susunod na video na lang. Ayan, so nakaka-chat ko siya and naglalaba siya sa akin ng mga hinanain niya na yung amo niya daw, 12 days pa lang siya, puro sigaw na daw yung naririnig niya, puro mali daw, parang puro mali daw lahat yung nagagawa niya. Sabi ko naman sa kanya, pilitin niyang gawing tama lahat. Ayan. So, nakakalimutan niya daw kasi. Yun yung problema, guys. Kailangan, hindi niyo nakakalimutan yung mga tinuturo ng amo niyo. Kasi, ayun yung pinaka ayaw na ayaw nila, yung paulit-ulit silang nagtuturo. Gusto nila isang beses lang na ituro sa'yo and alam mo na kung nakakalimutan mo man, kailangan na ano mo siya agad, nagagawa mo ng paraan paano siya maging okay. Ayan, so may mga nakalimutan naman ako pero very slight lang. Halos karamihan ng mga tinuro sa akin ng amo ko is naaalala ko and nasusunod ko siya ng tama. Ayan, so kaya minsan pag nagkakamali ako, hindi niya na masyadong binibig deal kasi maliit na bagay na lang yun compare sa mga lahat ng mga naaalala ko and nagagawa ko. And ito pala, struggle ko ngayon yung kamay ko, namamalat siya. Hindi ko alam kung bakit. Naglalagay naman ako ng hand cream sa gabi and petroleum. 2 pa yung nilalagay ko. Pero pagising ko sa umaga, ganun pa din talaga siya. Ayan, so para madaliin lang yung trabaho guys, kailangan sunod-sunod. And orasan nyo yung sarili nyo na dapat gantong oras tapos na kayo sa ganyang gawain. Gantong oras tapos na kayo sa ganyang gawain. Ayan, so yun yung ginagawa ko and dapat may time management kayo. Halimbawa, pagkagising mo sa umaga, ganito na yung gawin mo. Kailangan i-daily mo na siya, i-routine mo na siya na dapat gantong oras tapos ka na. Ganun yung gagawin nyo. And ang ano ko lang naman technique ko, halimbawa pagkukuha ako ng mga kung anong mga ano sa loob. Halimbawa, maglalagay ako ng damit ng bata and towel niya and pajama niya, kunin ko na din yung towel ng
amo ko, ayan. So, ilabas ko na din, ayan. So, lahat-lahat na, sinasabay-sabay ko na, paglabas ko ng kwarto niyan, puro, ano na, wala nang no space for new na pwede kong mabitbit kasi punong-puno na yung kamay ko at meron pa yan dito nakasipit. So, ganun yung ginagawa ko para mas mabilis ako na kumilos and mapadali ko yung trabaho ko kasi may reward ako pag madali akong matapos ngayon. Pag matapos ako ng maaga, edi may time pa ako na makapagpahinga and makatulog kahit 1 hour lang sa hapon. Kasi minsan pagka hindi pa ako tapos and madami pang gagawin, ayun, hindi ako nakakatulog. Ayan, so kulang pa yung oras ko. Ganyan ako dati, halos pagod ako. Ngayon nakakaupo-upo na ako kahit papano. And sumahod na din pala ako. Medyo may ano lang ako, birthday ko nung nakaraan. And diba dapat pag birthday, meron kang ano, June 2 ako nagsimula and birthday ko nung August 14. Tapos pinagtrabaho ako. Tapos nung binigay yung sahod, ano lang yung binigay, binayaran lang yung isang araw na hindi ako nag-day off nun. Walang binayad na nung birthday ko na pinagtrabaho ako. So, pagka next year, ganun uli, magre-reklamo na ako. Medyo ngayon pinapalagpas ko muna bago pa ako. Ayan, so baka may mga old dyan. Pero itatanong ko na din sa agency, baka may mga luma na mga subscriber dito ng Hong Kong na or mga viewer ko, baka alam nyo, June 2 ako nagsimula and merong ngayong holiday, September 30. Available na ba? Avail ko na ba yon? Itatanong ko rin yan sa agency, pero hindi pa ako nakapagtanong, kaya itatanong ko muna sa inyo. Baka may alam kayo, sabi kasi 3 months lang, pwede nang pagka may holiday, avail ka na. So, June 2 ako nagsimula. So, nag 3 months ako nung September 2. So, merong September 29 may holiday na. So, available ko na. Kaya, kunin ko na ba yun? Kasama na ba ako doon? Ayun yung tanong ko. Kasi, gusto kong ilaban yan pagka in case na at least alam ko na para pag hindi ako pinag-holiday niyan, sasagutin ko na talaga sila kasi namumuro na sila sa birthday ko na hindi nila binayaran. So, pagka ginawa nila yan sa holiday na hindi nila ako papalabasin, doon na talaga sasampal ko yung yellow book ko sa kanila. Ayan, so, masyadong maduga tong babae, ano siya, mabait naman siya, pero yung mga bagay na ano, maduga siya, ayan. So, hindi niya binibigay yung para sa tao, ayan. So, grabe na nga yung ano nila, tipid nila sa food allowance ko. Ano lang yung hinihingi ko sa kanila every week, ang laki nang natitira. Wala pa sigurong 250 Hong Kong dollar yung nagagastos nila sa akin for 1 month. And yung ano natin, di ba, yung food allowance is 1-1, mahigit, ayan, or 1-2, di ba? So, malaki pa nga yung natira. Doon na nga, laki na nga ng kupit niya, masyado niya pang dinuduga. Pagka-aalis ako dito, sasabihin ko yan sa kanya, i-chat ko yan siya. Kung sa susunod na mag-hire ka ng helper, anuhin mo naman na huwag mo naman kawawain masyado yung ano. Ayan, ngayon nagtitimpi lang ako, kailangan natin ng pera. Pero pagka sa susunod, mabait naman siya, pero maduga nga, maano talaga siya, buraot, ayan. So, hindi man lang madagdagan yung sahod ko kahit napagod-pagod ako. Okay lang yun. Pero yung holiday ko, na dapat holiday ko, dapat ibigay niya yun sa akin. Akala niya siguro hindi ko napapansin. Pag sa ngayon, pag alam ko na, tatanong ko sa agency ko, tapos pag alam ko na nakasama ako dun sa mag-holiday ng September 30, and hindi niya ako pinalabas, dapat sabihin ko sa kanya na, dapat bayaran mo ako kung hindi ba ako papalabasin. Ganun ko yan siya. Kasi 3 days yon, Sabado, day off ko, yun yung simula ng holiday. And Linggo, dapat mag-holiday ako. Lunes, holiday ko din dapat. Kasi 3 araw yun, guys, yung festival nila na mooncake. Mooncake ba yun? Ayan. So, meron akong listahan ng mga holiday dito. Pero, tatry natin. Ayan. So, kung gusto niya na sumagot-sagot ako sa kanya. Ayan. So, hindi niya ibigay yung dapat sa akin. Ayan, so ayun lang guys. And then if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.